Yan, dito na pala sa may bahagi kung saan kinitayo itong bagong NACR Angeles Station. At yan o, makikita natin dyan. So, nandyan po yung country nila, no? Ayan, no? At natapos na itong main line nila na, ano, Bayadak. Ayan. At kapansin-pansin natin dito na humahaba na yung mga, ano, dito. Mga, ayan, no? Yung parang, ano, to, eh. Kalimutan ko anong pangalan nito. Iniilaw itong bunga nito, nitong mga halaman na to, para siyang balanghoy. Ayan, no? Ayan, humahaba. So, nakikita natin yung gun trail. Ang itong gun trail nila tumatawid na dito sa may ano, may kaliwang bahagi na ano na Bayadak. Pero wala pa silang nasisimula, no. Bali, pumipisto pa lang sila doon, papunta na ang ano nila dito, papuntang south na ang buo nila ng ano dito. Pero wala pa. Nakaano pa lang sila, pumuporma pa lang. Wala pa, hindi pa nagsisimula, no. Yan, no? At ang nakikita nga natin dito, natatapos na nila itong kanilang ginagawa dito. Last na pinag-update ito. Kanilang portal beam, portal column. Ngayon tapos na. Inaapakan na ng ano ng kanilang gantry. At tatagitan natin din doon sa dulo. Kita namin dito sa dulo na ano, no, mga poste. At parang hindi pa tapos na yung mga poste dito at wala pa rin na extension. Kung saan yung dati hanggang saan dati, ganun pa rin. So ibig sabihin, walang nagbabago doon sa kung hanggang saan pa yung pwede nilang gagawin. Ito yung backup nila. Yan. Yan. At tatawid yan dito sa may kalsada. At dire-diretso na yan sa may lumang Angeles Station. Yan. Dito sa may, ito yung pinakalitis dito sa may ginagawa ang bagong NACR Angeles Station. Pagdating sa estasyon ay wala pa tayong nakikitang improvement or gagawa mga indication na magkakaroon na ng ano, bubuo ng estasyon. Wala pa. Dito pa sila sa mga poste at sa mga bayadak. So yun. Kahit medyo matagal tayong nakapag-update, ang bago lang dito na ito. Natapos nila itong ginawa nilang portal beam at portal column. Na nakalipat na itong isang gato. Yun lang po ang bago sa katagal natin hindi akabalik dito. At yun po ang pinaka development na nakikita natin dito. So dito po lang po ito sa may katabi ng MacArthur Highway, no? Yun. Yan, MacArthur Highway po yan. Kita niyo ba yan? Bakod na yan? Oh my goodness! Kumakita na niyo sa loob ng bakod dati, meron yung mga nakatambak dyan. Ngayon, yung nakatambak, tinakpan na nila, no? Meron nang nakatapit dun sa mga tinatambak, nagatapit yung mga bakod, no? Tinakpan na ng mga damo, mga halaman. So, ibig sabihin, wala nung hindi na tayo nag-update, so hindi siya nagagalaw kasi tumubo na yung mga halaman. Yan, no? Kita niyo ba yan? Yan, no? Bakod na yan, kulay blue. Yan, so, dire-diretso po yan. At yung sa unahan, nakita natin, yun na ang pang magbabago dun sa unahan, no?
mukhang inano na nila itong lumang MACR train station dito sa Angeles ay mayroon ng nakatakip. So nilagyan na nila ng protection, no? Ayun, no? So mukhang may nakalagay ng na protection. So tignan natin. So dito na pa ito sa papunta na po tayo doon sa may ano, lumang Angeles Station. Kasi sarado kasi dyan eh. Sinarado yung mga dating dinadaanan natin. So ngayon, ito, baka umiikot muna tayo bago tayo nakarating dito. Yan. Tignan natin. So ito yan, nakabakod na ng ano yan, ng kulay blue. So ibig sabihin, contractor na ang may hawak niyan kung kailan nila lalagyan ang mga poste dyan. Yan. Ito. Tsaka dalawa pala yung ito yung ano. Ito yung so ito yung lumang ano, Angeles Station, yan oh. Yan yung lumang station, mayroon ng protection. May trapal pa sila. Binubungan nila ng luna. So hindi mababasa ng tubig yan. Yan oh. At tapos doon sa unahan, mayroon din silang nilalagay doon na ano, yung chapel. Chapel yata yung inano nila doon. Nilagyan nila ng ano din, protection, no? So titignan natin mamaya kung yung chapel ba yun. Ayan, no? So makita natin sa loob, mayroong nagtatrabaho na ano, na mga excavator, yan, no? Saka may truck na sa loob, no? So titignan natin kung anong makikita natin doon sa dulo. Pwedeng pumasok yun. So yan na po yung ano, no? Lumang Angeles Station yan, no? Yan. At ongoing yung ano nila dito, pagbabakho dito, no? Yan, no? So dito yan, chapel yung na may isa pang nakaano dyan, naka-protection yan, no? So chapel yan. So, hindi ko lang nakalimutan kung anong pangalan ng chapel. Trabaho nila dito yun. Sa pagkataong ito, magbibigay lang ako sa inyo ng ano, kwento. Ikukwento ko lang sa inyo bilang ano, awareness. No? Lalong-lalo na sa ngayong sitwasyon ngayon, pag pumunta kayo sa mga hindi nyo naman kabisadong lugar. So, ito ang na-experience ko dito nung pagpunta ko dito sa may bahagi itong Angeles. Kasi ikukwento ko lang sa inyo bilang awareness o bilang pag-iingat, no? Pag halimbawa mapunta kayo sa ibang lugar na hindi nyo kabisado. Dahil nung pumupunta ko dito, nung so, nangyari dito, pumaparada po ako may bandang unahan, no? So doon kasi medyo may kainitan, kaya nakita ko may mga puno dyan eh. May puno. So pinarada ko doon yung motor, no? Pumaparada ko sa gilid ng kalsada, no? Dahil yun na nga, kukuha tayo ng footage, no, ng aerial shot. Pero bago ako umalis doon sa motor, so yung tubig na baon-baon ko, sila kita may dalang tubig, no, para mayroon tayong may inom, ay sinasabit ko lang yun doon sa may motor, no? So pero yung tubig na yun, nilalagay ko yun sa yung plastic na parcel ng Lazada, yung kulay itim. Nilagay ko siya doon para hindi siya malikabukan. Kaya pag titignan mo siya, para siyang parcel, no? So sinabit ko siya doon sa motor. Kumunta ako doon sa may umakyat ako doon sa gutter, parang gilid kasi may puno doon, may mga maliit na puno. Parang pumunta ako doon sa may lilim. Pero malapit lang, nasa wala pang 5 meter yung distansya ko doon sa motor eh. So, yung motor nasa gilid ng kalsada. Pero ako parang umakyat ako doon sa gutter, doon sa may puno. At yun na, nung kumuha ako ng aerial shot, parang napansin ako may dumadaan mga kabataan. Hindi naman mga kabataan lalaki. So, napansin ko mga tatlo sila. So hindi ko lang sila pinapansin. Tapos nung tapos na ako kumuha ng aerial shot, pagbalik ko doon sa motor, nakita ko na wala na yung nakasabit kong tubig, yung nakalagay sa parcel. Kaya doon pumasok sa isip ko, kasi wala na ba ibang taong dumadaan doon eh. Yun lang napapansin ko, yung tatlong mga kabataan na dumaan doon. Basta may dumadaan, napansin ko may dumadaan, pero hindi ko wala akong iniisip, no. Kaya nung bumalik ko doon ko na ano na nawala yung
mukhang yung tubig ko na nilagay ko doon sa lagayan ng parcel na kulay itim. Di man siya makikita kasi kulay black eh. Iniisip ko na baka yung dumadaan, pero hindi ko sigurado kung sila ba no. Pero ang pinaka-awareness doon, pinaka-point talaga doon, na halimbawa pag napunta kayo sa isang lugar na hindi nyo kabisado, huwag kayong mag-iiwan ng mga nakatiwangwang na mga mahalagang gamit. Dahil hindi nyo alam ng sitwasyon. Buti nga yun sa akin, yung lagayan lang ng tubig. Pero mahal din yung lagayan kung tubig yun, ha. Mahal din yun, ha. Ano yun, pwede yun sa mainit at saka sa malamig. Kaya may presyo din yun. So kaya nga, ang ano ko, ma-awareness ko tayo. Dahil sa sitwasyon talaga ngayon, ay alam nyo naman ng mga nakalaang kwento ko kung bakit lumalaylo na tayo, di na tayo ganong sunod-sunod yung pag-update natin dito, dahil yun nga, napapansin na natin na iba na yung paligid ngayon. So doon, yun nga, nasasabi ko na ang sitwasyon natin ngayon ay talagang hindi na natatakot yung mga masasamang loob ngayon. Diretsahan na tayo ngayon, hindi na natatakot marami nang naglilipanad yung mga masasamang loob. So mag-real talk na lang po tayo. Nakikita nyo naman sa paligid nyo, nagbabalikan na po talaga sila yung mga masasamang loob ngayon. So yung awareness na lang, pag pumunta kayo sa ano, huwag kayong mag-iwan ng mga mahalagang bagay na nakatiwangwang lang. At lalagi po tayong mag-iingat. So yun lang po ang experience ko. Sinabi ko naman yan dati nung bago tayo parang bihira-bihira lang tayo na mag-update ng ating NACR. Pero mag-update pa rin tayo, pero hindi na madalas or hindi ano na tayo, no? Hindi na tayo kagaya dati na talagang pumapasok tayo dun sa mga liblib-liblib na kahit hindi natin tayo kabisado, hindi tayo paraging pumunta, wala tayong pag-alinlangan o pag-alala pumapasok dun sa mga area niya. Pero ngayon talagang medyo risky na basta-basta ka na pumapasok sa mga area na hindi mo palagi pinupuntahan or very delikado na risky na, kaya iiwas na tayo sa mga ganun. Pero mag-update pa rin tayo hanggat yung may makukuhaan tayong hindi na talaga maitatago natin na naglilipanaan talaga yung mga masasamang loob ngayon. So yun lang, ingat-ingat lang po tayo. God bless everyone.